Eh, safe naman po siya sa pinagtataguan niya ngayon. Hindi pa po siya natutunto ng mga tauhan ni Emily. Mabuti kung ganon. Kung walang hugo, walang witness. Hindi makakapagsampa ng demanda si Emily. Ay, madam, sandali lang po. Kumakat po. Madam? Kamusta ka na, Margaret? Ate! Ate! Marco, masama ang lagay ng mama mo. She's so depressed. Anong gusto mong gawin ko? Malaki yung matutulong sa kanya kung dadalawin mo siya. And then what? Sabi na it's okay? Jane, it's not okay. Hindi okay yung ginawa niya. Nagawa lang naman niya yun para sa atin, Marco. Para hindi mawasak ang pamilya natin. Balot at ang mga dahilan niya. Mali ang paraan. Siya lang naman sumira sa pamilya natin eh. Wala nang iba. Okay. Hindi pa siya mapatawad ngayon. Naiintindihan ko. Pero sana, huwag kang magmatigas sa mama mo. Nag-aala na ako talaga sa kanya eh. Hindi na niya inaalagaan ang sarili niya. Marco, sige na, lalawin mo lang siya, kamustahin, yun lang. Pinagluto kita ng arroz caldo. Margaret, hindi ba paborito mo ito? Naalala ko na nung bata pa ako. Pag masama ang loob ko, yan ang palagi kong hinihingi sa'yo, di ba? Ate, bakit ang bait mo pa rin sa akin? Sa kabila ng lahat ng nangyari, inaalagaan mo pa rin ako. Dahil kapatid kita. Mahal kita. Ate, hindi ko akalain hahantong tayo sa ganito. Hiwalay ang ilang taong pag-aaway. Ate, patawan mo ko. Margaret, hindi mahalaga ang mga nakalipas na mga taon na nagkasama ang loob tayo. Ang mahalaga ay ang mga sandaling ito. Ngayon, na nagkakaayos na tayo. Ate, hindi mo ko iiwan. Hindi. Hindi, Margaret. Hindi. Magdemanda si Emily, kakampihan mo ba siya? Isusuplo mo ba ako? Hindi. Kapatid kita. Hindi ko kakayanin na makita kang nakabilang ko. Ate, salamat, Ate.